that must be regulated, must be regulated by the president itself, who will become the chief architect, no? Okay. So, dito, meron pa rito, what's the difference between a need and a want? So, it's very, what they call that? It's very easy to explain kung ano yung pinagkaiba. Pinagkaiba ng needs and want, alright? Pag sinabi nating needs, no? Or these are the things which are essential. Essential siya, but when we talk about want, it pertains to luxurious products, no? Na pwede tayong mabuhay ng wala yun. Now, types of economics, no? Ito yung mga branches niya. We have the micro and the macro. The micro and the macro economics. Okay, so if we're talking about the micro economics, we're talking about the small unit here in our society regarding economics. But if we're talking about macroeconomics, we're talking about the big scope, no, of the economic structure here in the Philippines. Now, but if we're talking about microeconomics, we're talking about small firms, no? Firms, relationship to the household. Yan yung tatawag natin microeconomics. But here, no, it pertains to, it deals with the decision of smaller unit like individuals and the firms, no? Yung individuals and the firms, the household, yung household at saka yung firm. But if we're talking about macroeconomics, it deals with economic decision of large bodies on how it affects us whole. Actually, guys, halos lahat ng problema dito sa ating mundo ay it's because of economic problem. Kung mapapansin niyo, siguro magtataka kayo, mula nung panahon pa nila Abraham hanggang sa ngayon, ang pinagkakaguluhan dito natin ay walang iba kundi ang problemang pang-ekonomiya. No? Saan ba pumapasok ang problemang pang-ekonomiya? Ang problemang pang-ekonomiya ay pumapasok una-una sa lupa. Pag may problema sa lupa, problemang pang-ekonomiya na yan. Labor. Pag may problema sa labor, problemang pang-ekonomiya na yan. Capital. Pag may problema sa pangangapital, problemang pang-ekonomiya na yan. So, imagine, pag-aralan nyo mabuti, ano ba yung problema noon hanggang sa problema ngayon? No? Diyan nag-uugat lahat yan. Sinasabi ko sa mga student ko yan, sa mga undergrad, no, na the problem, the economic problem talaga exists merely on what we call as economics, no? Doon lahat nagsisimula yan. Kahit nga sabihin natin, sir, bakit nagkaroon ng French Revolution sa France? Kasi ang pinag-ugatan niyan, economic problem. Diba? Kung matatandaan ninyo, if you studied your world history, kaya nagkaroon ng revolution sa France, no? French Revolution, na pinamunuan ni Maximilian Robespierre. It's because of that, yung tinatawag nating buwis, yung pagbubuwis, ay ipinataw sa mga peasant, no? Hindi pinataw sa nobles and merchant. So, it will arise to what we call as a revolution, no? So, there's a French Revolution. Sir, what about the American Civil War? Oh, no? The American Civil War. Bakit nagkaroon ng American Civil War? Okay, the reason is that, napaka-easy na, no? Look at the United States of America. Meron tayong North and South USA. Yung North, no, kay Abraham Lincoln, ang gusto niya yung North maging industrialized, no? Yung South is agriculture. But look at this, ah. Before the American Civil War emanated, they already have a strong agricultural setup, itong United States of America. Ang ganda ng agrikultura dyan. Kaya nga, nung panahon na yan, sa ekonomiya nila at politika. At kaya sabi ko sa inyo, ang politika at ekonomiya, hindi mo pwedeng paghiwalayin. No? Look at the United States of America during those time.
yung kung meron kang dalawang negro, no? Dalawang negro, meron kang isang boto. Magkaroon ka ng apat na negro, meron kang dalawang boto. Meron kang sampung negro, may limang boto ka. Alright? So, doon lang, iyon yung mga, what they call that, privilege ng mga hasyendero, ng mga landlord. Kaya iba dyan, mayroong 500 black slave, mayroong 600 black slave. Alright? So, yan ang kaya nga, what they call that, they are intertwined, no? Napakagandang ano yun. Intertwined sila. They cannot be separated. Politics and economics, they go together. Kaya nga, ako, naaawa ako doon sa tao na itama na yung politika. Hindi niya, actually, pag sinabi mo yan, no? Pag sinabi mo yan, hindi mo naiintindihan kung ano ang ekonomiya. We need politics so that economy or the economics will be can be regulated. No? Imagine if there is no politics and only economics, what will happen to the country? No? Walang mangyayari. There will be no regulation. There will be no policy. What if only politics without economics? Alright? Oh, ipapaliwanag ko sa inyo yan. Kung puro politika lang at walang economics, kamukha nung after the Civil War in the United States of America, nung matapos yan, ang United States of America, hindi muna siya federal. It's not a federal state muna or country. Ang United States of America ay naging confederate. Confederate. But the thing is, one big problem for the Confederacy, during the time of General George Washington, during that Confederacy period, anong tawag dito? They've disregarded taxation. Hindi yung taxation dinisregard nila. So nung ma-disregard yung taxation, ang tanong, saan sila kukuha ng funds? Right? Saan sila kukuha ng fund? Kaya nga doon umusbong na yung taxation is the lifeblood of the economy or the lifeblood of the country. Doon pumasok yun. Kasi na-experience nila eh, pag walang buwis, walang silbi ang sandatahan, ang bansa. So, doon na-regulate nila General Washington na kailangan ma-regulate natin. And the state must have the power to tax, no? The power to tax, doon pumasok yun. Power of eminent domain. Kasi nung panahon nila, kailan ba nagsimula ang paggawa ng release dyan? Actually, ito pa yun, ano? Ito pang idea, no? Nagkakadugtong-dugtong na. Si President Duterte, nakita niya yung kahalagahan ng interlink nung pagdugtong-dugtongin mo yung isla. Kasi pag nagkadugtong-dugtong yan, magiging madali na ang pag-travel ng mga products, no? From this island to the other island. Napakaganda na. So, during the time of Abraham Lincoln, no? No? Doon na nagsisimula yung natawag nating paggawa ng rilis from ano ba tawag dito? From the east to the north, from the east to the west. Pinagtugtong nila yung rilis from east to west. Remember, ito na yung kanilang milestone. Nung napagdugtong ng US yung east saka west sa pamamagitan ng railroad, doon na lalong umunlad ang Estados Unidos. Grabe. Sana magawa natin yon. And yun, kamukha nung sinabi ko, it started from the presidency of President Ferdinand Marcos. Nagkakaroon tayo ng magagandang capital formation. Sinasabi ko sa inyo yan last week pa. Yung capital formation na yan, yan ay yung mga infrastructures, mga buildings, no? Mga bridges, roads, na hindi lang tayo makikinabang, kundi yung mga susunod at susunod pang henerasyon. No? Yan ang inuuna dapat, yan ang inuuna. In which ako, hangang-hanga ako, no, kay First Lady Imelda Romualdez Marcos. Kasi sa aking pagsasaliksik, no, siya lahat nag-propose nun, yung siya ay naging gobernador ng Maynila. No? Then, naging capital pa nga dyan, yung QC, di ba? Then, itong nangyari nun,
because of First Lady Governor Imelda Romualdez Marcos, naipatayo dyan yung mga heart center, lung center, kidney center. Alam niya eh. Alam niya yung mangyayari. So hanggang ngayon, yun ang ginagamit. Ang ginagamit yun. Ang tawag doon, capital formation. Ikaw, magpopondo ka sa mga infrastructures na kung saan pakikinabangan mo sa ngayon hanggang sa hinaharap. Yun ang maganda. But the thing is, it was halted. No? It was halted when President Marcos was ousted. And now, ngayon, naibalik lang yan, no? Nung maupo si President Duterte. Kung makikita nyo, ang daming skyway, ang daming expressway, ang daming interlink bridges. No? Ako, natutuwa ako dito sa Cebu-Cordova interlink, no? Na tulay na yan. Pero mo, ang haba niyan, ilang kilometro. Actually, hindi na San Juanico Bridge ang pinakamahaba, no? No, ang Cebu-Cordova interlink ang pinakamahaba na ngayon. Tapos andiyan pa yung magdudugtungin pa pala, guys, yung dito yung Mariveles Naik. Naik Mariveles interlink Cavite to Bataan. Ibig sabihin, from Cavite to Bataan, babiyahin mo na lang yung Bataan ng mga 2 hours or 3 hours, no? Isang diretsuhan lang 'yon. Ang ano niyo sa dagat, no? Dagat ang ano niyo babaybayin. So, napakaganda. I really admire President Duterte because of empowering the capital formation na sinasabi ko. Then I hope that the next president will take the next step to empower the agriculture. Kasi actually ngayon, the president is already empowering the capital formation, empowering the security and the defenses of the Philippine Republic by buying armaments from countries like the United States of America, Federal Russia, Israel, People's Republic of China. No, ito ang sinasabi natin na we need foreign diplomacy, yan ang sinasabi ko. We don't need to argue. Ang kailangan natin ngayon, matalinong presidente, chief architect, kaya nga sinabi doon sa SMNI presidential debate, we need a very good chief architect, no, in terms of foreign policy. Because we need a very good foreign diplomacy. Kasi nga, pag sinabi natin foreign policy, we're talking about the relationship with the other states. Right? Relationship with the other states. We don't need to provoke other states, no, to go war with us. We don't have the capacity to go war with them. No, they have the capacity to go war, but we don't have. So that's a big problem for us. Yan ang pinaka napakadelikado. Mahina ng ekonomiya natin, papasok ka pa sa digmaan, tapos tayo. All right? So we need a very good foreign diplomacy. Kaya nga sinasabi ko diyan sa mga YouTube channel ko, no, yung iba kong na-discuss, game theory. The very good tactics there is to use the game theory. Kasi sa game theory, we need to have a win-win solution. No? Win-win solution. The other part will win. On our part, we will also win. Kumbaga, mutual benefit. Hindi pwedeng win-lose, lose-win, alright? O kaya naman, if there will be no agreement, no, na pagkakasunduan, it's a very dangerous situation dahil it will become a lose and lose situation, alright? So, yun ang mangyayari, alright? So, dito naman sa atin, ano, sa micro, balik nga tayo sa microeconomics na paganda yung ano ko dun, ha? So, napahaba tayo. Okay lang ba, guys? So, microeconomics tayo. Narinig niyo ba ako? Do you still hear me? Yes, po. Oh, oh. If you want to make a comment or a suggestion, you can interpolate. Alright? Now, the thing is, if we're talking about microeconomics, you know, the big problem here in the Philippine economy is that since the time of President Corazon Cojuangco Aquino up until the time of his son,
administration, President Noynoy Aquino, the oligarchs are very powerful. The oligarchs are very powerful. They dominate, no? They dominate. Meaning to say, the economy as a whole. They are the one who controls it. The government will only say, and the government will only nod to whatever the oligarchs wanted. No? Yun ang problema natin dito. Buti na lang sa ngayon, medyo nabawasan, no, yung mga oligarko na yan because of President Duterte. Actually, the microeconomics is controlled by the oligarchs, no? Once upon a time. No, if you control the microeconomics here in the Philippines, you can also control macroeconomic, no? The macroeconomic perspective. So ayan ang problema. Ano ba yung mga sinasabi natin mga oligarchs diyan? Yan yung mga big business tycoon, no? Very redundant na, big na tycoon pa. Business tycoon, no? Sila yung mahawak ng mga, especially in terms of infrastructures, contractuals, no? Mga ano ba ba? Technology, no? Networks, etc. So, buti na lang nabasag yan ni President Duterte at nagkaroon ng balanse. Actually, didiscuss ko inyo, mayroong mga mayroon tayong ahensya na kumukuha ng sumisita kung sakasakaling maging sumisita. ICC ang tawag doon, ano? ICC, ang pangalan ng ahensya. Saka ko sa inyo i-discuss ng fully. Itong mga ahensya na to ay sumisita doon sa mga business na nagiging monopoly na. No? Namomonopolize na nila yung business. Silang pumapasok at sinisita. Ayan ay na-empower ngayong panahon ni President Duterte. Because if you are the one who monopolizes this sector or industry, this ICC will enter and break, no? And break it, no? Itong monopolization na to. So ayaw ni President Duterte ng monopolization and oligopolization because that will hurt the economy, especially the government, no? Masasaktan kasi ang kikita diyan mga business tycoon, no? Mga business tycoon. That is on the perspective of a democratic ideology, not on the communist ideology, no? Kamukha nung pinaglalaban ni Caliodi de Guzman, kung mapapanood niyo yan, SMNI presidential debate, no? Caliodi de Guzman is